pag-usapan naman natin mga boss itong tinatawag na CHB laying o yung pag-aasintada. Dito sa pag-aasintada mga boss, no, napaka-importante ng topic na ito, lalo na kung nagpapagawa kayo ng bahay o nagtatrabaho kayo sa construction. O kaya mga estudyante kayo sa architecture or civil engineering, no? Dito sa pag-aasintada mga boss, ang karaniwan na ginagamit na materyales na pang-aasintada o pang-pader, etong hollow block. Although meron ng ibang mga materyales mga boss, kagaya ng AAC block at iba pa, pero karaniwan CHB pa rin o yung concrete hollow block, no? Merong kapal na 4 inches na madalas gamitin sa mga interior wall o pangloob na pader. Meron namang 5 inches na ginagamit na panglabas na pader or exterior wall sa mga bahay, no? Pero pagka sa mga malalaking gusali na, ang karaniwang ginagamit ay yung kapal na 6 inches. Ayan yung hollow block mga boss, no? Ang haba niyan ay 16 inches or 0.4 meters, no? Tapos ang taas naman nito mga boss, pare-parehas lang ang taas niyan. Ang taas niyan is 8 inches or 0.2 meters. Ayan yung hollow block mga boss. Pagdating naman sa bakal mga boss, meron siyang horizontal bar na ginagamit gaya ng nakikita natin. Ang karaniwang ginagamit diyan ay 10 mm diameter, yung taba ng bakal, no? Yung namang vertical bar mga boss, ang ginagamit diyan is 12 mm diameter, yung taba, no? Tapos yung alambring ginagamit diyan mga boss is number 16 GI wire, no? Na may karaniwang haba mga boss na 25 cm hanggang 30 cm or 1 foot, no? Ngayon na itong horizontal bar mga boss, ang spacing nito, meron siyang spacing na 0.6 meters, itong nakahigang bakal na ito, or tatlong patong ng hollow block, no? Pero ito namang nakatayong bakal na ito, o yung vertical bar na ito, na ang taba is karaniwang 12 mm diameter, ang spacing niyan mga boss, ang karaniwan ay dalawang hollow block, no? Or 0.8 meters. Minsan naman, ginagamit ng iba is 1.5 ang spacing, no? 1.5 hollow block or 0.6 meters. Depende yan sa design, no? Ng pagkaka-construct, no? Or pagkakalagay sa plano. Siyempre, yun ang susundan natin, yung spacing ng bakal sa plano, no? Pero karaniwan, kung bahay lang naman ang ginagawa, minsan na lumalampas pa sa dalawang haba ng hollow block, no? Kagayang nang nakikita natin ito mga boss, lampas siya sa dalawang haba ng hollow block, no? Pero karaniwan ang ginagamit kung bahay lang naman ang ginagawa ay dalawang haba ng hollow block or 0.8 meters, no? Kasi ang haba ng hollow block is 0.4 meters yan, no? Or 16 inches. Ngayon kung napansin niyo mga boss, merong halo na nilalagay diyan. Yung pangalan ng halo na ito, yung nasa taas ng hollow block na yan, yan yung layer, no? Tapos yun namang pinapasok na halo doon sa loob ng hollow block, yan yung tinatawag na pill. Parehas mortar ang tawag dyan, no? Yung mortar na yan mga boss, merong class yan, no? Merong class A, class B, class C, class D. By the way, meron akong isang video mga boss, dinidiscuss ko kung paano yung class niyan, no? At paano mag-estimate, no, ng mortar. Sana panoorin niyo 'yun mga boss. Yung palang hollow block na 'yan mga boss, no? Ang bilang niyan per square meter is 12.5 pieces per square meter, no? Ayan yung bilang ng hollow block bawat metro kwadrado, no? Pare-parehas lang ang bilang niyan mga boss, may 4 inches yan, 5 inches or 6 inches yung kapal, no? Ngayon, pag ine-estimate mga boss, etong mortar, meron akong isang video kung paano i-estimate yan, pwedeng by area method, volume method, or by 100 blocks method, no? Sana panoorin nyo yung pag-estimate ng mortar, no?
Ngayon, yung tie wire, mga boss, nakocompute din yan per weight ng bakal. Actually, pati yung pag-estimate ng bakal, mga boss, meron akong estimate niyan. Sana panoorin nyo kung paano i-estimate yung vertical bar at saka yung horizontal bar. No? Etong video na ito, parang sa general information lang ito, mga boss, para kahit paano malaman nyo yung pinaka-information sa pag-CHB wall. No? O yung gawain kung paano yung pag-aasintada. No? Etong pag-aasintada, mga boss, no? Merong trabahador yan ang nagtatrabaho dyan. Etong isang skilled na mason o bihasang mason. At saka, siyempre, merong helper yan. No? Yung naghahalo ng mortar at saka yung nag-aabot ng hollow block. Ngayon dito sa pag-aasintada, mga boss, meron ding estimate kung paano mag-compute ng labor cost, no? Yung productivity rate ng isang mason at saka yung isang helper, no? Meron akong isang video nun, mga boss, sana panoorin nyo yung estimate ng labor, no? Siyempre, yung estimate ng labor, mga boss, babase yan kung gaano karami yung natatapos ng isang mason at saka nung isang labor, no? Ang natatapos, mga boss, depende yon sa kapal ng hollow block. Siyempre, pag manipis yung hollow block, mga boss, gaya ng 4 inches, mas maraming natatapos yan kesa don sa makakapal na hollow block, no? Sa productivity rate, mga boss, ibigay na natin, kung 4 inches yan, nakakatapos ng 10 hanggang 11 na square meter per day, no? Yung isang mason at saka isang helper, no? Siyempre, pag 5 inches yan, mga boss, mas konti, 9 hanggang 10 square meter per day, no? Kung 6 inches yan, mga boss, siyempre, mas mabagal yan. Nakakatapos lang sila ng 7 hanggang 9 square meter per day, no? Yung average lang yan, mga boss, no? Hindi yung talagang batak na magtatrabaho yung isang mason at saka isang helper, no? Average speed lang yan, mga boss, no? Sana panoorin nyo yung isang video ko, mga boss, para malaman nyo rin kung paano yung pag-compute ng bilang ng araw, no? At kung gaano yung natatapos bawat oras ng isang mason at saka ng isang helper. Hindi lang sa pag-aasintada, mga boss, meron akong mga video niyan, no? Pati yung pagko-concreting ng slab at pagbabakal, no? Mga boss, no, pag-usapan naman natin itong tinatawag na plastering. Ito yung pagpapalitada ng pader o halimbawa ng hollow block, no? At itong pinangpapalitadang ito, ito yung tinatawag na plaster o mortar yan, no? Merong klase ng mortar, mga boss, may class yan. Merong class A, class B, class C, class D, at merong bilang ng semento at buhangin kasama na yung tubig, no? Sa mga class na yan. Yung pagpa-plaster na yan, mga boss, ang gumagawa niyan ay isang bihasang mason at saka meron siyang kasama na helper. Yung labor cost nito, mga boss, pwedeng ipapakyaw ito at pwede ring arawan. Pag sinabing pakyawan, mga boss, babayaran mo lang, no, yung trabahador per square meter at sila nang bahala, no, sa merienda nila, sa lahat nila, no. Ang bayaran dyan, mga boss, per square meter, no, depende yan sa lugar, no. Yung presyo niyan, mga boss, no, per square meter, kung puro palitada lang yan, mga boss, yung pagpa-plaster lang, no, ng pader, hindi kasama yung kantuhad, mga boss, naglalaro yan sa 100 pesos hanggang 150 pesos dyan per square meter. Ngayon, yun namang kantuhan. Meron ding kantuhan yan, mga boss. Halimbawa, yung kanto ng pintuan na yun, mga boss. O kaya yung kanto ng biga, no? Iba yung presyo niyan, mga boss. Ang presyo niyan per linear meter. Yung presyo niyan per linear meter, mga boss, pumapalo yan sa 120 hanggang 150 per
linear meter. Mas mahirap yung kantuhan mga boss kesa dito sa pagpapahid ng pader na ito, no? Yan ay mga boss kung rap yan, no? Ngayon meron namang namamakyaw mga boss na kasama na yung kantuhan at kasama na rin, no, yung pagpalitada ng pader per square meter mga boss. Pumepresyo yan ng 200 hanggang 230 pesos per square meter. Kaya bago kayo magpapalitada mga boss, kung nagpapagawa kayo ng bahay, bago nyo ipapakyaw, hanggat maaari, i-rough estimate nyo muna mga boss yung area. Para kahit paano, kung nagpresyuhan kayo at pumresyo niya, alam nyo kung malapit o masyadong malayo yung presyo niya dun sa presyo mo. Ayan ang maganda mga boss kung magpapagawa kayo ng bahay, kahit paano, i-rough estimate nyo, no? Hindi pwede yung siya lang ang mag-estimate, tapos hindi kayo mag-estimate. Kaya meron tayong video dito mga boss para magkaroon kayo ng idea, no? Yung pag-estimate naman ito mga boss, length times height lang naman ito, yung length ng pader at saka yung height, kunin nyo lang, putol-putulin nyo lang yung area mga boss, at saka nyo i-add yung mga area, no? Ngayon, kung dalawang side yan, i-times 2 nyo. Ganun lang, no? Tapos, pagdating naman sa kantuhan, kunin nyo yung mga kanto. Halimbawa, ng pinto, kunin nyo yung haba ng pinto, tapos yung taas niya, i-times 2 nyo kasi kabilaan yan, may kanto yan, no? Tapos, pati yung mga biga, mga boss, merong kanto yan, no? Tingnan nyo kung ilang linear meter, tapos presyuhan nyo, no? Tapos i-add nyo yung presyo ng pagpapalitada lang ng pader at saka yung presyo ng kantuhan. Ngayon, pag pinapakyaw nyo, pa-estimate nyo at presyuhan nya, pag malapit sa presyo nyo mga boss, o bahala na kayo kung ibibigay nyo, no? Kung ipapatrabaho nyo naman ng arawan nyan mga boss, pwede rin naman, no? Babayaran nyo yung magtatrabaho mga boss ng arawan, yung mason natin mga boss, yung sahod nyan bawat araw. Naglalaro yan sa 600 hanggang 800 pesos yan bawat araw, no? Pagkatapos yung sahod naman ng helper mga boss, naglalaro yan sa 450 hanggang 500 pesos per day naman, no? Ayan yung labor cost naman natin pag arawan. Kaya yung plastering natin mga boss, pwedeng ipatrabaho yan ng pakyawan at arawan. Okay, ayan lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.